Hail, may train. The forms, ha? Oh, syempre. May meeting tayo mamaya with an askal, eh. Nalala ko yung ano. Hello. Yung office mate mo, sinabihan ka now. Wow, bis na bis ka. Nasasagot mo, di ba? Bakit? Alam nga naman, hubad na hubad ako. Anyway, oh, napag-uusapan natin dahil ngayon. May train long tayo ngayon, kailangan natin ng, dahil may grocery tips tayo at magtataas ang presyo ng bilin, paano makatipid? Eating out. Eating out tipid tips. Ah, yan. Okay. So, money saving tips when you are eating out. Lalo na sa mga mahilig kumain. Tulad natin. Hashtag nom nom nom. Well, number one tip dyan, huwag kumain sa labas. Pero of course, syempre, hindi naman natin may iwasan na hindi kumain sa labas. And hindi natin may iwasan na minsan we have to meet friends outside. So we go outside. Minsan masyado na tayong pagod sa work. Hindi na tayo makapagluto sa bahay. So we just... Stress drill on, ha? So if you are eating out, ano ba yung mga... tips natin para makatipid sila or hindi ganun kalaki yung gastos? Ako, yan. Tama yun, no? Kumain sa labas. Pero kung nagtatrabaho ka, for example, kunwari, CBD ka, ganyan, Makati, Ortigas, it would be useful kung magbabaon ka na lang. Pero yun nga, pag nagkayayaan, siguro, ako number one, it would defeat the purpose, pero huwag umorder ng soft drinks. Ah, okay. So, just drink water. Oh, kasi mante na soft drinks ngayon, di ba? Yes. Actually, ang mga beverages sa mga sa mga restaurants, they are relatively more expensive than the food sometimes. Oh, lalo mas expensive sa extra rice. Ah, yeah. Diba, extra rice, mga 50 ba? Mga ganyan. Soft drinks mo yun, mga 65, even 85 pesos. Yeah. And I just can't remember yung study, but I've read research na tinest nila yung satisfaction mo sa meal mo, okay, if you are drinking juice or wine versus if you're just drinking water. Oh, so anong the satisfaction level dun sa meal is the same. Ah, really? Mm-mm. Yes. So busog ka pa rin. Not just busog, pero na-enjoy mo yung steak mo kahit tubig lang iniinom mo versus kung naka-juice ka or naka-wine ka. No? Aba, social, naka-wine-wine. Ako, soft drinks lang eh. I will try to find that study again, but that's a very interesting. No? Ako, ang ginagawa ko. Ang galawang hokage mo dyan. Usually, water lang ako pag kumakain. Pero siyempre, di ba minsan you have a craving for soft drinks. Lalo na pag-kishipata. Tapos fried rice. Ako ang ginagawa ko, towards the end of the meal ako umu-order. Ice cold, my gosh. Ako ang ginagawa ko, towards the end of the meal ako umu-order ng drink. Because? Kasi, instead na umu-order ka ng bottomless drinks, alam mo yun? Bottomless ang saya. Or, meron akong kilala, o-order siyempre ng soft drinks. Tapos, mauubos ka agad, hindi pa tapos kumain. O-order na naman ng pangalawa. And sometimes, may mga friends ako na nagtitipid din. Usually, water kami. Tapos towards the end, siyempre, may craving ka nga for soft drinks. Yeah. Order kami ng isa, hati lang kami. Kasi, oh, cute naman. Siyempre, tipid baka naman, eh. Baka naman sa isang baso, baka kami. Hindi, dalawang straw. Ayan. Yon. So, pero again, siyempre the best way na makatipid is just drink water, no? Right. But kami din, pag lumalabas kami, usually water na lang talaga. Okay. Kami tapos kapag talagang hindi maiiwasan, talagang gustong-gusto man ng soft drink. Yeah, hindi natin mapipigilan, may craving minsan. Ano ginagawa namin? Pupunta kami ng convenience store. Tapos kami ng soft drinks. Ah, okay, pwede rin kasi mas mura. Oh, mas mura. Kesa sa, mga half. Ganon. Ayun, so sabihin ko, punta tayo ng convenience store na pinakamalapit. Gusto kong bibiling soft drinks. Yeah. May dagdag ako. Ano? Siyempre, di ba, may mga cravings ka rin. Siyempre, kapag medyo mamantika yung kakainin mo, di ba, ganyan. Gusto mo, medyo manamis-namis, pampatanggal umay. Oo. Siyempre, gusto mo ng dessert. Yes. Di ba? For example, ang ginagawa namin, we share, kunwari isang cake lang or isang dessert lang, tapos we share na lang. Yes. Hindi tig-isa. Kumbaga, share the calories din, di ba? Sa mga weight conscious. Yeah, actually, yun din ang parang madalas kong gawin na pagkakain... Makikishare ka lang. No, pagkakain ako sa labas,
I usually invite friends to eat. Alam mo yun? Kasi the more, the merrier. Tapos mas malaki yung grupo. Mas marami kayong maghahati. Mas marami kayong maghahati. Tapos you just order yung mga for group sharing na meals. Ah, yung which mga is, good for like 2 to 3 persons. No? Yeah, oo. So, mas maliit din yung gastos mo as compared to ikaw lang mag-isa yung kumain. So, bagay. Alam nga naman, isang crispy pata, isa ka lang kumakain nun. Yeah. which also coincides with the fact na usually naman pag kumakain ka, there's a celebration, you're with friends, you're hanging with friends. So, might as well go to restaurants na may mga for group sharing na food sa menu, di ba? Yung hindi yung super plated yung mga meals. Oo, yun. So, that's tama. And usually, it's beyond the food. It's really the company that you're after. The company. Oo nga, sa bagay. Sa company palang busog ka na. Hindi, saka minsan kasi, pag maraming food to share, minsan, before you know it, busog ka na eh. Kasi pika-pika dito, ganyan, di ba? That's right. Tapos that's kuha ka ng kuhan, ganyan. So, yeah. Isa pang tip ko at madalas kong ginagamit ngayon, yung mga apps, kasi may mga may mga food apps ngayon na they give you discount, no? Okay. Na there's this malaki ba yung discount? Up to 50% off. Oh, wow, talaga? Oo. I don't know if may mention ko ba. Pwede siguro? Ah, sige. Just an example, yung Eatigo. Eatigo. Oo. Okay. You can browse through their list of restaurants. Okay. Tapos, if you will eat during their off-peak hours, meron silang coupon. You can get as much as 50% off. Wow! Okay yun ah. Oh, speaking of off-peak hours, you can also look at yung mga off-peak hours din ng mga restaurants. Mm-hmm. Kasi usually yan, pag mga off-peak hours, minsan mga 20%, 30% off. May mga iba pang apps na they also provide mga coupons, mga discounts. And also ako, very conscious ako dun sa mga credit card perks ko. Tsaka yung mga yung mga libreng ano, yung mga libreng chowking, libreng ano. Oo, na pag nakaganito kang swipe sa credit card mo, mayroon kang libreng Jollibee value meal. It helps, no? Lamang tiyan din yan. Oo, no? Instead of you, di ba? Gastos ka. Tapos siyempre, yun nga, may mga apps din na if you use that payment method, you get discount. Or if you use your credit card, meron kang libreng appetizer sa isang restaurant. How about yung mga discount cards ng mga restaurant? What do you think about that? Sa akin, if you really eat at that restaurant a lot, sulit yun, no? Sulit. Sa bagay, ako kasi meron din akong discount card with this particular branch of resto chain. Eh, parati naman kaming kumakain doon sa ako kumakain. So, I get 20% off. So, kumbaga, kinumpute ko. Bistro sita, group ba yan? Yan. So, kasi ito ng mga loyalty cards, may bayad din kasi. Although, it comes with the gift certificates. But, you can usually do a simple math na how often do I eat here? Basta sulit. Oo. Yeah, ako particularly sa Shakey's kasi may buy one take one na. Yung mga ano ba to? Card, basta yan yung card. Yan. So, ano yan, yung mga favorite na kainan nila, they can always participate doon sa mga loyalty programs and promos. So, mas makakatipid sila doon. Basta, kumbaga the end of the day is, madalas kang kumakain doon. Oo, hindi mo pwedeng nasubukan mo lang tapos lugi ka pa. Oo, yeah. Tama. Ano pa ba? Saka, it will force you to visit the place regularly. Oo. Kahit na hindi ka naman talaga regular doon. So, the premise is, kung talagang madalas ka naman doon, might as well get it. Pakinabangan mo na. Oo. Pero yung hindi ka naman madalas doon, pero kukuha ka, ang mangyayari dyan, mas ma-influence ka na kumain madalas doon. So, mas mapapagasos ka in the end. Alam mo yun, iba yung mindset eh, di ba? So, bagay, ako din, may mga, meron ding isang particular coffee shop na chain na meron akong discount card. Uh-oh. Kinumpit ko, parang mga 5% din ang discount. Eh, madalas din ako makipag-meeting sa ganun. Uh-oh. Sa coffee shop nila. So, nakakaano din ako. Nakakalibring kapit din ako every so often. Yeah. So, it's just a matter of asking yung mga favorite establishments mo if they have a loyalty program, a rewards card, or a membership card that they can get discounts. So, another tip, lalo na sa mga may pamilya, check out the portions ng mga serving. Mm-hmm. Kasi for example, kapag may anak ka, tapos kung tingin mo na medyo malaki yung serving nila, you don't have to order for each of your kid.
Yes. Kasi yes. Minsan yung isang serving nila for one plated meal malaki. Mm-hmm. So pwede naman munang hatiin yun for your two kids for example kung kasya na. So at least makakatipid ka doon. Yeah, and yung isa kong kaibigan minsan sa restaurant, yung kids meal ang ino-order niya for pwede ba yun? For himself pwede. Pwede ba yun? Pwede kasi hindi okay. Naman siya, hindi naman daw siya malakas kumain. Minsan nakikrave lang siya really? For us. Pwede yun? Nakaka-order siya. Oh. Mm-hmm. So, yun, di ba, usually mas mura ang mga kids meal sa mga restaurants, sa smaller portions, pero if you are trying to eat less, di ba, then that's ideal. Ako, may ginagawa rin ako minsan. Ano? Usually kasi pag may mga resos na ganyan, may mga talagang set meal sila, di ba? Mm-hmm. Pero, I also look at the a la carte portion, lalo na kapag merienda. Ah, okay. Kasi pag tinitingnan ko minsan, there's particular resto, kunwari plated meal nila mga 200, 300 plus kapag plated meal with egg and corned beef for example, may tinapay. Pero, pag tinitingnan ko yung ano, eh syempre, minsan gusto mo merienda lang naman, di ba? Yes. Pag tinitingnan ko yung a la carte, dalawang itlog lang nila is 60 pesos lang. Wow, okay. So, tapos syempre mag-water ka na lang, di ba? So, parang lumalabas, parang half lang yung bill ko kung magpe-plated meal ako. Pero pipili lang ako sa a la carte. So, you should also check out yung mga a la carte portion na baka mas sulit. Lalo na kung hindi mo kailangan ng full meal yung mga merienda lang or medyo calorie conscious ka. Ganun. So, check out also yung mga a la carte portion. Yeah, that's right. Minsan kasi sa fast food, no, yung mga value meal sila, usually... burger, di ba, fries, mga and ganun, drink. Yung no? Mga Jollibee na, di ba may ganun sa social media? Basta may nabasa ako yeah, ganun eh. Pero ako kasi, kunwari, di ba, burger, fries, and drink. Mm. Eh, hindi naman kasi ako mahilig masyado sa french fries. Mm. Mas, ang ginagawa ko, order lang ako ng solo na burger, tapos, a regular size drink. Siyempre, mas mura lalabas yon kasi walang fries. As compared to yung naka-display na value meal na sayang naman. Yeah. So, actually, walang general rule, no? They have to do, minsan, simple computation na naman yan. Kasi once na makompute mo yan, forever mo na yan, alam mo, pwedeng gawin, di ba? Oo. Sabi nga nila, meron, I don't know if they've already corrected the price. Yung pag umorder ka ng 2-piece chicken joy and extra rice, mas mahal yun kesa umorder ka ng dalawang 1-piece chicken joy. Kasi then you get the same, di ba? Para mas mura siya ng 20 or 30 pesos. Pero oy, parking din yun, ha? Don't quote me on that. Pero you check the price. Para may nakita nga. Yeah, may mga ganyan akong mga nakikita na... Ayun, kasi hindi rin naman ako mahilig sa ganong karaming chicken joy. Although I love chicken joy. Yun. So, yan. Pero baka isa, check out yung mga restaurants na may libreng parking. Kasi bawas parking. Bawas parking fee din yun. Diba? Minsan may parking na 20, 50 pesos, lalo na kapag nasa mall. So, check out yun yung mga restaurants na free parking. So, makakatipid din kayo doon. Yeah. Well, tawag rito, usually naman yung mga restaurants within your subdivision, syempre libre na yung parking doon. And you also support yung mga local businessmen, di ba? Go local. Yung mga minsan sila pa yung mas masarap yung mga hole in the wall na mga restaurants, di ba? Yung mga hindi mo akalain. Yeah. And ano, research din, no? Research, lalo na right now may internet na may Google. Like, kunwari dito sa area namin sa BF, meron kaming isang pinupuntahang resto na super sarap ng food, tapos super mura, pero basta almost half the price. Mm-hmm. So, gamitin nila yung ano, no, power of social media to research yung mga restaurants na masarap, tapos mura. Oh. No, para masarap ba? yung sa first yung ano, nung IG account na masarap ba? Oo, matagal ko na rin. Actually, there are a lot of accounts, social media accounts, na nagpo-food review. Aside from the food bloggers out there, actually. No? Yung ano, mayroong pinafollow yung isang kasama ko sa gym. Let's eat, pare. Yes, so it's a Facebook review. It's a Facebook group. I'm also part of that, no? Ah, ganun ba? Okay, fine. Yun. So, yeah, that's also a good way to find good places to dine out, no? How about extra rice? Do you think? Depende sa tao. Ayoko naman i-judge yung mga tao na mahilig sa rice, di ba? Yun. Para naman ako nagsalita. Although hindi ako malakas sa rice, believe it or not. Of course, depending sa appetite mo, we don't want to judge people. But
Of course, there are ways to Pero minsan kasi may mga kunari kami lumalabas kami dati ng mga friends ko. Minsan may mga takaw mata lang talaga eh. Ayun yung kailangan mong ano. So, kumbaga, pag kami kunari may gustong order ng extra rice. So, kunari kausapin ko, maubos pa ba 'yan? Eh kunari gusto ko rin ng extra rice. So, mag-usap kami dalawa. Oh, isang extra rice, hati na lang tayo. Kasi kung hindi rin naman mauubos, mag-share na lang kami sa size. Yeah, that's rice. Right. Oo. Sa mga hindi maiwasan talagang gustong-gusto ng extra rice. Yeah, well, of course, yun nga. Kasama nun sa tip natin kanina na you eat with a group, no? You eat with friends so that you can share yung meal and, of course, the expense. Yeah. So, ano, meron ka pa pang tip? Parang yun lang so far. Anyways, pwede naman tayo gumawa ng part 2. At saka kung may naisip silang tip, yep, they can always share it in the comment section and we will mention it kung makapag-part 2 tayo dito. Yes, we will. So, thank you for watching. If you like this video, then please give it a thumbs up and share it with your friends. And please don't forget to subscribe. Bye-bye! Bye-bye.